ang Pilipinas sa pagiging sentro ng sining sa Asya. Mapamusika man o teatro, unti-unting nakikilala ang mga Pilipino sa larangang ito. Hindi rin tayo nagpapahuli pagdating sa furniture and product design. Ang galing ng mga Pinoy sa disenyo at arkitektura ay patuloy ring nagbibigay tangal, hindi lamang sa mismong mga designers na patuloy na lumilikha, ngunit pati rin sa bansa. Ating alamin sa mga sikat pagdating sa sining ng pagdidisenyo ang kanilang inspirasyon at makita ang ilan sa kanilang mga pinakapaboritong mga nilikhang produkto. Una naming binisita sa Manila si Gabby Lichauco. Matapos mag-aral ng Industrial Design sa Scuola Politecnica di Design sa Milan, Italy, binuo niya ang Open Studio noong 2005. Open Studio started when I got back from Italy. It was more of like a discipline wherein we had like, initially we did like a lot of photography and then we did architecture. And then came in like product designing, which was more of my forte. Simple ang design aesthetic na ginagamit ni Gabby. Clean edges at functional without adding bulk to the product. Sakto para sa mga tirahan na limitado sa espasyo. Give that certain curiosity to the piece. In terms of we could use the material to create that curiosity. Then we will apply that. Multifunctional ang karamihan sa mga pyesa ni Gabby gaya ng unsinkable na nagmimistulang outdoor table na pwedeng i-convert para maging upuan. Pumunta naman kami sa Makati upang bisitahin ang exhibit ni Liliana Manahan. Si Liliana ay nag-aral ng Industrial Design at gumraduate ng cum laude sa University of the Philippines. Pinili bilang isa sa mga rising Asian talent sa kauna-unahang Meizuwei Object na ginanap sa Asia ngayong 2014. Binuo ni Liliana ang Studio Magi upang maipamalas sa mga produktong nilikha gamit ang artistic environment na kanyang kinalakihan bilang inspirasyon. I started Studio Magi in 2011. It's just my brand actually, but Magi is the nickname that my family gave me. I decided to use that because it's a name that I didn't really use growing up. I always used Liliana. So it's kind of a merge between like who I was before, trying to get everything to its purest concept or form. Laging mayroong interactive aspect ang mga nililikha ni Liliana. Decorative ngunit functional, napaka-quirky at whimsical ng design aesthetic ng Studio Magi. Isang patunay na kasing lawak ng imahinasyon ng nasabing designer ang kanyang angking talento. I always try to go for something that's more interactive. So, and a little playful. So I always try and incorporate all of that in my work. Sunod na aming binisita si Joseph Rastrullo na parte ng Conision Design Studio. Nag-aral ng Industrial Design sa De La Salle University College of St. Benilde noong 2006, ipinagpatuloy ni Joseph ang kanyang pag-aaral sa Domus Academy sa Italy kung saan siya ay pumasok sa Masters in Business Design course nito. We just recently started an architectural design studio with my partner Jimmy Calmeron. In our architectural side, we focus on modernism. We can be very simple to very minimalist or even going to the extremes to being very intricate in our details. Now, for our products, it also plays the same thing. It can be simple, but we can show our intricacy through our geometry. Ang pagtatagpi-tagpi ng geometric shapes ang sentro ng paglikha ni Joseph ng produkto. Makikita rin sa kanyang mga disenyo ang malaking impluwensya ng nature o kapaligiran sa mga ito. Most of my products are, it basically comes from a geometric shape. It can be very simple, very clean lines, but if I do want to start expressing myself and showing details, I just multiply my geometry. I start focusing on the aesthetics, but mixing it with the material that I choose to use. Actually, that's the reason why
we named our design studio also Conexiones Italian for connection. We want to merge two styles together, modernism and something that is similar to nature also. So it creates a beautiful harmony together. Kung merong produkto ang magsisilbing pinaka-representasyon ng kanyang estilo sa pagdidisenyo, ito na siguro ang Lamanta. Matapos makapaniyam si Gabby Lichauco, Liliana Manahan at Joseph Rastrullo, hindi na nakapagtataka kung bakit napili sila ng Center for International Trade Expositions and Missions para irepresenta ang Pilipinas sa mga international events na inioorganisa nito. Sana'y patuloy pang umusbong ang sining sa bansa at maipakita sa buong mundo ang angking talento ng bawat Pilipino. Tonyo Aguilar, News Team 13.